Okay, mixing tayo na snare. Okay. Snare yung una natin i-mix. Ito yung left. Ito yung right. Yung track 1 and track 2 kanina. Track 3 and 4, ito yon. Okay. 3 and 4. So, nasa track 3, yung snare. Okay, kung hindi nyo pa napapanood yung nauna, yung mixing talaga namin sa ano, sa mismong audio interface at mixer, kailangan nyo mapanood yun. So, unahin natin. So, ito yung tunog niya. Yan yung raw. Okay, wala pang ano dyan. Kung lesson lang naman, hindi mo na kailangan i-mix eh. Parang okay na siya eh. Pero kung gagamitin mo sa music, halimbawa lalagyan mo ng guitars, ng bass, or isasubmit mo ito para sa mga collab, or kung gusto mo pagandahin pa, kailangan natin mag-EQ. So unahin natin yung snare. Ang unahin natin, mag-cut, magbawas. Dagdag bawas to eh. Mamaya tayo magdadagdag, ngayon magbabawas. Solo mo na yung snare. Okay, may maririnig kang cymbals kasi yun yung bleed ng cymbals. Sa snare lang talaga to. Mamaya, subukan natin tanggalin yung bleed na yun para malinis siya. So yun yung gagawin natin. Lilinisin talaga natin. So mag-EQ tayo. Meron ditong built-in na EQ. Mag-aalis muna tayo ng mga pangit na frequency. Hahanapin natin at ikakit natin. Usually dito yung sa around 500. Dito ako nagsisimula. Around 500 may pangit na tunog dyan. So hahantingin natin at ikakit down natin. Huli ka. Huli ka, balbon. Okay, binawas natin yon. Okay, next ay around 500. Meron dyan eh. Yung mga pangit na frequency. So kanina around 500. Nakuha natin ang nakita natin sa 463 Hz. Dun yung pangit na narinig ko. So, yun yung binawas ko. Dito naman sa 800, pakinggan natin. Okay, 833. Okay. Next naman, tingnan natin sa 2,000 kung meron ditong pangit. Okay, next sa bandang 3,000. Okay, nabawas natin. Pakinggan natin ang tunog kapag kasama yung iba. Okay, more or less, nalinis na siya. Okay. Magdagdag pa tayo ng frequency. Kanina, naglinis tayo, nagbawas. Ngayon, magdadagdag tayo. Subukan natin. Ito, VST, hindi ito built-in.
dito. Ang VST, pwede mong ma-download. Pwede mong ma-download. May mga libreng VST. Tapos i-install mo na lang sa DAW na meron ka. Sa software na meron ka. Itong no, TDR Nova, na-download ko lang to. Okay, ang maganda rito, pag pinindot mo tong in, makikita mo talaga yung waves nyo. So, unahin natin mag-cut ng low end na hindi na natin kailangan. Okay. Ayan, pampagulo lang yan. Ito, kinat na natin yan kasi hindi naman natin kailangan yan eh. Okay, tingnan natin anong pakinggan natin kung ano yung frequency na pwede nating taasan. Yung frequency na pwede nating taasan para mapaganda natin yung tunog. Subukan natin taasan to. One dB. Okay, sunod natin yung kick. Mamaya na natin i-compress yan. Yung snare. Dagdag bawas muna tayo sa EQ. Kick muna tayo. Sa kick, baka hindi na ako magbawas. Diretso na ako dun sa TDR Nova. Okay, dito, maglalagay pa rin tayo ng high pass filter. So, tatanggalin pa rin natin yung sobrang low end na hindi na natin kailangan. Ayan, 27 Hz. Pwede pa. Siguro hanggang 40. Ayan, hanggang 40. Nag-cut tayo hanggang 40. Ito, hindi natin kailangan yan. Hindi natin kailangan to. Kinat na natin yan. Okay, pakinggan nga natin ito isa. Sa okay, dito sa 110 Hz yan, meron siyang punch dyan, gusto kong paangatin yan. Yan, kasi ang problema kapag masyadong boomy yung kick, ang nangyayari kapag sa cellphone lang pinakinggan or sa maliit na speaker, hindi na siya marinig. So kailangan niya ng punch. Yun ang nangyayari sa sa mix ko. Maganda siya kapag naka-earphone or naka-headphone or maganda yung speaker. Pero pag sa cellphone pinakinggan, halos di na marinig yung kick kasi kailangan niya ng punch. So ito na yung punch na yun. Pakinggan nga natin to. Parang gusto ko siyang dagdagan ito. Subukan nga natin. 1 dB. Okay, and then mag low pass filter na rin tayo. Cut na rin natin yung taas. Humina siya. So, taasan natin yung out gain. Siguro
R&B lang. Okay, punta tayo sa etong una na to, unang track na to ay Cymbals at Toms. Pakinggan natin pag solo lang. Okay. Magbawas tayo dito. Simulan natin dito sa 3. Bawas tayo dito sa 3. Malamang may pangit dito yung tunog eh. Ayan na nga. Banda 6K. Baka may pangit na tunog sa 6K. Ayan na nga. Ito yung mga masakit sa tengan tunog eh. Okay, sa 800. Tingin tayo sa 800. Masyadong wag more than 10 or wag more than 11 kasi baka masyadong pumangit yung tunog pag masyadong kinat. Sa 500 ulit, tingin tayo. 500. Hanggang natin. Okay. Dagdag tayo, dagdag. So, balik tayo sa TDR Nova. In ulit. High pass filter. Alisin natin to. Taasan natin ito konti. Bandang 10. Bandang 10 pataas, yan yung magbibigay ng parang kalansing na ano, parang air. Mas makakahinga yung tunog niya, kumbaga, parang ganun. Kalansing. Thank you.
Okay, punta tayo sa floor tom. Floor tom lang naman eh. Pwedeng mag-cut ka dyan, pero wag na tayong mag-cut. Nakita nyo na naman kung paano ako mag-cut. Dito na lang tayo sa TDR Nova ulit. Siyempre, huwag kakalimutan ang high pass filter. Kahit hanggang 40. Tapos ito ulit, taasan ulit natin. Yun, taasan natin yun. Malalim na tunog. Okay, dito tayo sa master maglagay ng reverb tsaka compression. Okay, lalagay na tayong compression. Kumbaga sama-sama na. Compression muna. Taasan natin yung ratio. Siguro 7.5 tapos. Ang attack gawin natin 8 milliseconds. Ito siguro 300. Reverb. Okay. More or less yan yung sound natin.